Yan. At tayo po ay darako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay naka-series break pa rin po tayo. Mukhang magtutuloy-tuloy po ito until such time na ma-establish po natin yung schedules natin for the last three quarters ng taon. So magkakaroon po tayo ng mga series of meetings, series of consultations and votations para po sa mga decision natin sa iglesia. At nakakatuwa po dahil hindi man tayo naka-series ngayon, nagkakalakip-lakip ang ating mga pinag-aaralan at natutugunan po nito yung ating mga mga nakaraang pinag-aaralan, nagkakalakip-lakip po siya. Kaya salamat sa Diyos na siya ang nagtatakda kung ano ang ating kakainin, siya ang ating mabuting pastol, siya ang nagpo-provide at siya rin ang nagbibigay sa atin. Check. Yeah. Inayang po lahat na tumayo at ating pong babasahin ang ating pong haliging salita ngayong umagang ito. Ang ating pong teksto ay makita po natin sa aklat ng Philippians chapter 2 verses 12 to 18. Ulitin ko po. Philippians chapter 2 verses 12 to 18. Filipos sa wikang Filipino, chapter 2 verses 12 to 18. Basahin po natin yun. Ito po ang salita ng Diyos. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work, for his good pleasure. Verse 14. Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish, in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Likewise, you also should be glad and rejoice with me. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makaupo. Ang title po ng aking preaching this afternoon is The Christian's Expected Spectacle. The Christian's Expected Spectacle. Pag sinabi po nating spectacle, ito po ay isang salita na nagpapakita ng show or showmanship o ng display. Pag sinabi nating spectacle, dito po nanggagaling yung root word ng salitang spectacular o yung bighani sa ating paningin, nakakahalina sa ating mga paningin. Ito po ay nararanasan ng mga tao na nag-o-observe, for example, ng fireworks, it's spectacular, movies, or anything na visual na nakita po natin. Ngayon po, ang ating pong teksto ay hango nga po sa aklat ng Filipos. Ang aklat po ng Filipos ay sinulat rin po ni Apostol Pablo at isa nga po ito sa mga tinatawag na prison epistles or mga sulat ni Apostol Pablo na nanggaling mula sa kulungan. Ang mga nagsulat po nito ay pinagtulungan po ni Apostol Pablo at ni Timoteo. Pero si Pablo po ang kinoconsider na primary author. Ito po ay sinulat para sa iglesia ng Philippi o sa Filipos. Ang Filipos po ay isang kolonya ng Romano. Paano ang Pilipinas ay dating kolonya ng Estados Unidos, ganoon din po ang Philippi or Felipe ay isang nasa sakupan ng Roman Empire. At ang mga mananampalataya pong sinulatan dito ni Apostol Pablo ay parehas mga Hudyo at mga Hintil. Pero mas marami po ang mga Hintil sapagkat ito nga po ay nasa labas ng Jerusalem. Ito po ay
ang iglesia na karaniwang sumusuporta sa gawain o sa mga missionary works ni Apostle Pablo. At they are giving financially or in kind at sa mission ni Pablo, sila'y ginamit ng Panginoon upang patuloy na lumawak ang pagkakabahagi ng Ebanghelyo. Ito po'y naisulat ng approximately AD 60 to 62 at ito, isa po ito sa mga unang sulat sa kanyang unang pagkakakulong. Ang libro pong ito, sinulat na makita natin sa chapter 4 kung saan niya sinabing rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. And do not be anxious about anything, but in everything, in prayer, petition, present your prayers to God, and the peace of God above all understanding will guard your hearts and your minds. Yung mga statement po na yon ay naisulat. Pag-iisipin natin siguro, napaka-steady ng buhay ni Pablo dito para masabi niya, mag-rejoice kayo. Nga lang, truth be told, he wrote this letter while he is still in prison. Na siya'y nakakulong pero sinasabi niya mag-rejoice. In-encourage niya yung mga nasa laya na magbunyi habang siya'y nakakulong. So grabe po yung encouragement ni Paul na binigay niya sa mga mananampalataya. Pinagpapakita rin po nito na sa ating paglilingkod bilang isang iglesia, it should be in view of Christ. Kung paano siya nagpakumbaba, he humbled himself and hindi siya nagpunta dito para pagsilbihan, ngunit pagsilbi. Ganon din yung attitude na gusto ni Pablo na gayahin ng mga taga-Filipos at magkaroon tayo ng matinding focus o yung ang imahe ng ating serbisyo at ng ating mga ginagawa ay sa pamamagitan ng pagtingin kay Kristo Jesus. Sa ating pong pag-aaralan ngayon, titigdan natin kung ano yung ine-expect sa mga Kristiyano o yung mga bagay na inaasahan na makikita sa atin bilang mga Kristiyano. Pero bago po yun, nais ko muna kayong dalihin sa isang istorya ng isang tao na pinangalan ng Marcus Atilius. Marcus Atilius ay isa pong tao na namuhay sa panahon ng Roman Empire at isa po siya, dalawang klaseng tao kasi sa panahon ng Roman Empire. Hindi ito yung Hudyo at Hintil kasi Hintil nga ang pagano ang bayan ng Roma, ang bansang Roma, ang imperyo ng Roma, kaya ang hatian po dito ay between slaves and free. At isa po siyang malaya o free man. He is a free-born Roman and si Attilius po ay sumikat ang kanyang pangalan. Kung naalala niyo po yung movie na Gladiator, isa po siyang gladiator. At sa kanyang freedom, apparently, he enrolled himself sa isang gladiator school. Kung napanood niyo yung movie na yon, yung mga gladiators pinapakita doon bilang mga slaves, no, mga alipin. Pero siya, sa kanyang kalayaan, ang sinasabi po sa istorya, sa history, na siya ay nagkusa na mag-enroll sa isang gladiator school upang maging gladiator or maging warrior. At siya ay isa sa mga piling-piling mga gladiator na nagboluntaryo na lumaban. Eh, ilan lang ito kasi karamihan nga mga alipin na napipilitan lamang. Para maging patas ang kanyang training, usually ang mga may tinatawag na umpire o yung mga overseers sa gladiator fights sa isang amphitheater or for that matter sa Coliseum ay sinisigurado nila na magkakalapit yung mga level. Parang sa panahon natin yun, sa boxing, magkakatimbang. Sa panahon nila, yung mga novices o yung mga bago lamang, hindi sila dapat itapat sa experts o sa mga veterans. Ngunit kakaiba si Marcus Atilius, atapang atao, siya'y matikas. Sa kanyang training pa lamang, ay ang unang laban niya sa amphitheater, at yung amphitheater, hindi ito yung Coliseum sa Roma, medyo local hero si Atilius, si Marcus Atilius. Sa
Pompey siya lumaban. Kung naaalala niyo naman kung anong Pompey, ito yung city na nalubog nung sumabog yung bulkan ng Vesuvius. Vesuvius, tama ba? Vesuvius. Yung sumabog yung bulkan, ito yung nalubog. So sa Pompey, nakilala siya kasi ang una niyang nilabanan ay ang isang veterano. Kung may veteran, siya ang tawag sa kanya, Tiro. Sa term nila, sa Latin, ibig sabihin nun ay new gladiator or baguhan lang, rookie. So, hinalabanan niya ay si Hilarus. Si Hilarus po ay isang veteranong fighter na meron ng experience sa 14 matches or 14 fights under his belt. At sa 14 na laban niya, 12 yung pinanalo niya. Contrary to the popular belief na napanood niyo sa Roman as a gladiator na movie, hindi lagi nag-ending sa kamatayan yung laban. Usually, ano lang, nagsusurrender yung kalaban. Unless, ang gusto ng mga tao, tapusin talaga yung tao. Pero, that's bad for business. Lalo na kung magaling yung, ano, yung fighter, binibigyan nila ng chance na makalaban uli. So, sa case po ni Attilius, Marcus Attilius, siya'y nanalo sa unang laban niya, laban dito kay Hilarus na mas kilala. So, siya'y sumikat. It was a spectacular fight. But the next fight was much more stunning. It's a stunning performance. Dahil hindi niya lang nilabanan si Hilarus. At si Hilarus ay hindi niya pinatay. Siya'y nag-surrender. Pero yung sunod niya ay 12-time winning gladiator din. Ang kanyang tinalo. So, dalawang beses siya lumaban at dalawang beses din siya nanalo bilang isang rookie. Bilang bagong warrior, gladiator. Dahil dyan, yung mga taga Pompey na mga artists or graffiti artists kasi ang tawag nila noong araw, ay gumawa ng imahe niya. At yung imahe ito ay para siya ay ma-memorialize o kumbaga sa iba ginagawa ng ano yan, bantayog o ng monumento, siya painting. At itong painting na to ay dinisplay para makita ng maraming tao. At alam niyo po nangyari, saktong-sakto sa panahon ng kanyang kapanalunan, after nung ilang dekada na siya nanalo, pumutok yung Mount Vesuvius at nalubog ang Pompeii sa ashes ng bulkan. At na-preserve yung kanyang graffiti at na-discover ito ulit at nakita kung gaano katikas si Attilius, si Marcus Attilius. Gladiators are made as a spectacle for the purpose of entertainment of the Roman society. Yun ang purpose nila, to entertain. Maggawa ng eksena o maging, sa panahon natin ngayon, maging trending. Mag-trending ka. Ganun ang purpose ng mga gladiator. And that was the purpose of the life of Marcus Attilius. He volunteered himself, not as a slave, on his own volition, nag-submit siya sa training and then sa fighting to prove himself as a worthy hero, a worthy idol, quote-unquote, ng mga Romano. At sa panahon na yon, nakita nila na kahit nalibing na yung kanyang memorya dahil sa pagsabog ng bulkan, nahukay pa rin ito at ang nakita ay yung kanyang mga exploits. Nasabi ng mga historians na merong lilima lang na sikat na gladiator sa Roman history. At isa doon, si Marcus Attilius. Pero alam niyo, significant doon, si Marcus Attilius is just a local hero. Hindi siya sa Colosseum, hindi Araneta Colosseum ah, yung Colosseum sa Roman city lumaban. Ngunit sa Pompeii, maliit lamang ito, amphitheater. Sa madaling salita, hindi man siya ganun kalaki, kaputok yung pangalan, o hindi man ganun kapopular yung lugar na nilabanan niya, sumikat pa rin yung pangalan niya at hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung pangalan niya. He achieved his purpose to entertain people. They are in the business of entertaining bored and depraved Romans and they are doing it with their life on the line. Marcus Attilius entertained the Roman society giving what they want blood, they want excitement, and he did it with all his might to the point of losing his life on the line.
No, pwede siyang mamatay. Kasi gladiator fight yun. We, however, are called to show a spectacular display of God's glory, even to the point of death. Not to entertain, but to convict. To convict the world of sin because of the gospel that we profess. And ultimately, to glorify the name of Jesus. So this afternoon, ito yung nais kong iparating sa inyo. Unless we actively show Christ-likeness, the world will create a caricature of a Christian in their own likeness. Ulitin ko po ha. Unless we actively show Christ-likeness, the world will create a caricature of a Christian in their own likeness. For sure, it will be ugly. Sigurado pangit ito. Sabi po dito, kung hindi tayo maging aktibo sa pagpapakita ng pagiging kagaya ni Kristo, ang mundong ito ang gagawa ng caricature. Pag sinabing caricature, it is a cartoon or a false description or inaccurate, sometimes funny or grotesque version of what we profess in their own likeness. Sa sarili nilang wangis, sa sarili nilang paraan, kung ano ang kanilang idea, kung ano ang Kristiyano, yun ang kanilang papakita. For sure, it will be ugly. Kaya pag tinanong mo, ang mga hindi nananampalataya sa Diyos kung anong isang Kristiyano, laging merong negative opinion. Because the world will always have an opinion about us and it is usually inaccurate, if not slanderous. Laging may opinion yan, hindi nawawala yan. May gawin kang mabuti, may gawin kang masama, kasalanan, nakita o hindi nakita o kung ano pa man. Laging may masasabi at masasabi ang mundo. We must make sure to display and manifest who Christ really is. And we must not by any means besmirch the precious name of Jesus. We must not by any means slander or ipahiya o dungisan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. So we must display Christ through our diligent working out of our salvation. Gaya sa binasa natin kanina. Kailangan maging diligent tayo sa pag-work out, sa pagpapakita ng ating kaligtasan. We are the ones who are responsible to whatever the world sees in us. Hindi yung mundo ang responsable sa nakikita nila sa atin, kundi tayo kung anong pinakikita natin. Maaaring may sabihin silang opinion, na maaaring gusto nilang makita ang gusto nilang makita, pero hindi naman silang accountable sa Diyos sa dinidisplay natin. Tayo, kung anong pinakikita natin, dun tayo magsusulit sa Panginoong Diyos. Meron silang responsibility. Ano yon? Ang responsibility nila ay manampalataya sa natapos na gawa ni Kristo. To believe in the gospel, to turn from sin, and believe and repent, and submit their lives to Christ. We, however, must display Christ. We are not concerned about the world's depiction or opinion of who Christ is. Hindi tayo interesado o concerned. Kaya nga, brothers and sisters, kung alam niyo yung movie na, or series ba yun, The Chosen, no? Napaka-controversial niya ngayon. Sinasabi, ano yan, gawa ng Mormons or whatever, hindi accurate, or whatever. And may mga nagsasabi, simula nang napanood yung movie or yung series ng The Chosen, mas nalapit ako sa Panginoong Diyos. Mas nakilala ko si Kristo. Mas lumakas ang aking pananampalataya. Oops, teka muna. Bago mo sabihin yan, sino ba yung ano bang pananampalataya ba kung kanino? Yan ba talaga yung Kristo na pinakikilala ng salita ng Diyos? If the word of God is not sufficient na marinig mo at makita mo, panampalatayanan mo at mapalakas kung anong meron kang pananampalataya, walang sufficient na magpapalakas sa pananampalataya mo kahit anong movie pa yan. And if ever makita ka ng movie at sinasabi mo, lumakas ang pananampalataya mo, I don't think kung that faith is salvific or faith to whom. Kasi ang Panginoong Jesus ay nagpakilala lamang sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi sa pamamagitan ng isang movie
o pamagitan ng isang series. So pwede namang gawin siya ng artistic depiction, pero masasabi ko sa inyo, hindi sasapat. Kaya nga yung mga nag-encounter, nagbayad ng magkano encounter sa inyo noong araw? 600. Gano? 600? Kasama na pagkain? Kasama na pa ako? Nascam kayo? Bakit? Nascam! Kasabihin, may encounter mo ang Panginoon. Bakit? Papanood sa iyo, Passion of the Christ. Paiiyakin ka. At ang resulta, nakakaawa si Kristo. Naawa kay Kristo. Imbis na maawa ka sa sarili mong kaluluwa, naawa ka kay Kristo. Kasi hindi sasapat yung caricature, yung depiction, yung opinion ng mundo kung sino si Kristo. Tayo. Tayo ang sumasalamin kay Kristo. Tayo ang nagdadala ng imahe ni Kristo. Therefore, we're not concerned about the world's depiction of who Christ is. We must and we are concerned about how we represent Christ. Yun ang concern natin. Ano tayong pakikon ng depiction nila? Well, we must call out kung talagang blasphemous mali. But I could care less kung panoorin niya ng unbeliever dahil dati na siyang may opinion kay Kristo. Ang concern ko ay kung anong ihahayag ko sa pulpitong ito at kung anong ihahayag nyo rin sa kanya-kanya yung mga sphere of influence. Yan, ginagamit yung word na yan. Sa eskwelahan, sa pamilya, trabaho. Kung anong ihahayag natin sa kanila nagmumula sa salita ng Diyos. As Spurgeon says, these words, as they stand in the New Testament, contain our exhortation to all men. Yung sinabi ni Pablo, work out your own salvation. But are directed to the people of God. Work out your own salvation is not for all men. It is for all men who has been saved. Kaya nga sabi, work out your own salvation. May kaligtasan ka na. Sabi niya, but are directed to the people of God. They are not intended as an exhortation to the unconverted. They are, as we find them in the epistle, beyond all question, addressed to those who are already saved through a living faith in the Lord Jesus Christ. When we read, work out your own salvation with fear and trembling, huwag mo sabihin niya sa kapitbahay mo na hindi mananampalataya. Yan ay para sa iyo, kung ikaw isang mananampalataya, ito ay para sa atin. Na meron na tayong kaligtasan at meron tayong buhay na kaligtasan kay Kristo Jesus. Therefore, we can work it out, we can display it. So may expect sa atin, meron tayong responsibility na dapat may display, may ipakita. At ano yun? What should be spectacular? Ano dapat yung kabigha-bighani, kagilagilalas na makita sa atin ng mundo? In a nutshell, should be Christ. But if we break it down, what should be spectacular? Number one, our consistency. Our consistency. In verse 12, may kita po natin dyan. Ang sabi sa verse 12a, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Doon muna tayo sa letter A, sa first statement. Therefore, my beloved. Sinong kausap dito ni Pablo? Unbelievers? Beloved! Tayo yun. Kung hindi man tayo taga Pilipos, pero parte tayo ng iglesia ng Panginoong Kristo, salamat. Nayayakap natin itong mga salitang to. Sinasabi sa atin, mga minamahal. Tayo yun. As you have always obeyed. It talks about consistency. We are expected to always obey. We must obey. We might obey out of fear. Some are motivated because out of love. Sabi ni John MacArthur, but our desire is to always obey. And obey, we will. Sumunod sa Panginoong Diyos. Walang masama kung ikaw ay natakot sa tatay mo kaya ka sumunod. Walang masama doon. That's obedience. Walang masama kung out of love, nag-obey ka sa tatay mo. Walang masama. Both are counted as obedience. Maraming may mag-argue na hindi kasi napipilitan lang pagtakot ka eh.
I don't think ilagay natin sa ganung perspektibo na napilitan lang. Hindi. Mas makita ko that we are spurred. Tayo ay na-inspire ng Panginoon na magmahal, umibig, sumunod. Kaya nga, later pupunta tayo, saan ang gagaling yung motivation na yan? It's not only consistency, but also number two, integrity in working out our salvation. It should be spectacular. We must show not only the consistency, but integrity. Pag sinabi natin consistent, tuloy-tuloy, integrity, ginagawa kahit walang nakatingin. Kumbaga, sa text na binasa natin kanina, sa letter B, not only in as in my presence, but much more in my absence. Hindi lamang nakatingin si Pablo, kundi kahit nakakulong na siya, ginagawa pa rin ng mga taga-Filipos yung dapat nilang gawin. At ano yun? Yung pagpapakita ng kanilang kaligtasan. With fear and trembling. It's not only integrity in working out our salvation, but number three, humility. So consistency, integrity, and humility. Saan natin makita yung humility? Una, pinakita ni Kristo kung anong klaseng humility ito. As we read the whole chapter, sa chapter 2, verse 1 to 11, pinakita doon kung anong klaseng humility ang pinakita ni Kristo. Sabi ito, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being the same mind, having the same love, being in full accord, and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to your his own interests, but also to the interests of others. Have this in mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. That's the humility. The example of the humility of Christ is the one kind of humility that we must copy. Yun ang dapat natin kopyahin. Hindi siya false humility. Bakit? Simula ang verse 1, diniscribe na ni Pablo kung anong ginawa ni Kristo. Kinontinyo niya lang. Inisa-isa niya lang. Makita natin na hindi siya nagpunta para pagsilbihan, ngunit magsilbi. And brothers and sisters, sabi dito, if there is any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection, sympathy, complete my joy. Sinasabi ito ni Pablo nung siya'y nakakulong. Masaya na siya, pero kinukumpleto nito yung kanyang kagalakan. Ganon din po sa buhay natin bilang isang iglesia ngayon. Gusto mong mapuno ang iyong kagalakan? Papuno ang kasiyahan? Eh masaya ka kapag, ang saya, di ba, kapag naranasan mo yung blessing ng Panginoon, provision, nakaranas ka niyan. Pero anong pinakamasaya? If you share it with your brothers and sisters. Kaya gusto kong makita ninyo, no? Isa, sa parte ng ating confession, ng ating covenant statement is not only to discipline or practice church discipline with love and kindness, but celebrating one another's achievements. Sineselebrate natin achievements ng isa't isa. Sumunod doon, sinabi rin natin, pre-profess, na to encourage and help one another in failures in any difficult times. Hindi lang i-celebrate yung achievements, but also to rebuke if need be, to strengthen the weak, and to mourn with those who mourn. These are the display of Christ's humility. Nung merong may kinasal, siya'y nandoon. Gumapa siya ng alak. He celebrated with them. Nung siya ay nung namatay si Lazaro, isa siya sa ubiyak.
nakiramay siya. Pagpapakita to ng pagpapakumbaba ng Panginoon sa Kristo that He chose to condescend Himself, to empty Himself so that we can relate to Him, that we can rejoice and mourn with Him. So we must rejoice and mourn with our brothers and sisters. Now the question is, paano natin to gagawin? Paano natin to i-display? Sa text na binasa natin, pinakita dito ni Pablo yung how. So may in-expect sa ating makita, this should be spectacular. Ang hirap. Paano? Number one, verse 13, do all things without grumbling or disputing. Sabi? Do all things without grumbling or disputing. Kung gagawin mo to, hindi ka dapat nagre-reklamo. Ako na lang lagi nag-a-adjust. Ako na lang lagi ang susorry. Ako na lang lagi nagpapatawad. Ako na lang lagi umiintindi. Teka muna. Gusto niyo ba marinig kay Kristo yan? Gusto niyo ba marinig ang Diyos? Ako na lang lagi nagpapatawad sa iyo. Gusto ba natin marinig yan? Nakakatakot yun. Anong magiging resulta nito, brothers and sisters? So verse 15, if we continue, sabi, that you may be blameless and innocent children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation among whom you shine as lights in the world. Magniningning. Paano gawin na tayo ay magkaroon ng consistency, integrity, and humility in our walk as a Christian, as a church? Ganito. Bakit? Kasi eventually, darating talaga yung pananawa mo. Tao ka eh. In your depravity, makaramdam, ba't ako nalang lagi? Ako rin ginangangabusta, ako nalang lagi nalilibre, ako nalang lagi nag-a-adjust, ako lagi nagpapaubaya. Ayan sabi, sa unang binanggit ni Pablo, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but consider others better than yourselves. So kung gagawin natin to, gawin natin na walang reklamo. Gagawin natin to ng may pag-ibig. Bakit? Anong maging resulta kapag ganun? We will be blameless and innocent. Bakit? May nag-o-observe. Kung may spectacle, may spectators. May nanonood. Parang sa gladiator fight ni Marcus Atilius, hindi siya sisikat kung walang fans, kumbaga. Hindi siya sisikat kung walang mag-approve sa kanyang performance. Ganun din tayo. Pero ito kakaiba. Hindi natin nahanap ang approval ng mga tao. Ay nahanap natin ang approval ng Diyos. Consequential na lang that as we follow Christ, as we display the spectacle of His glory, of the gospel, of His love and grace, consequentially, nagre-rejoice itong mga tao na to. Sabi, so that you will be innocent, blameless, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, kung saan kayo magniningning, among in whom you will shine like lights in the world. Christ said, I am the light of the world. And if Christ is in us, then His light is shining on us. Pinakita natin to. Hindi lamang tayo di magre-reklamo o magdi-dispute sa isa't isa. Nandun din yung kailangan matindi ang kapit natin sa salita ng Diyos. So in verse 14, sabi ito, holding fast to the word of life. Holding fast to the word of life. Sa verse 16 pala. Holding fast to the word of life. Bakit daw? So that in the day of Christ, I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Si Pablo po nagsasabi nito, para sa araw ng Panginoon, sa kanyang muling pagbabalik, makita niya na yung kanyang pagpapagal ay hindi nasayang. Diba napakasarap, no? Sa panahon na pagbabalik ng Panginoon Diyos. If there's a chance na makausap natin si Pablo, pasalamatan natin ang Diyos sa buhay niya. Apostle Paul, salamat sa buhay mo. Isa ako sa buhay na binago ng Diyos, nagpatuloy. Buti na lang, sumulat ka. Imagine that. Di ba napakaganda na mapagpasalamat natin sa Diyos na tayo naapektuhan nung biyaya niya thousands of years ago, nararanasan pa rin natin ngayon.
dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, tayo ay ano, nakakaranas ito. Pero huwag na tayo lumayo, mga kapatid. We are the first generation of CCRBC, Chief Cornerstone Reformed Baptist Church. First generation tayo, mga kapatid. Sa madaling salita, tayo yung naghuhukay. Tayo yung nangunguna dito at gumagawa ng history. And ang prayer natin, one day, kapag tayo matatanda na, tayo umiinom sa Panginoon at yung mga sunod nating henerasyon yan, sila Juan, sila Seven, sila Gab, lahat ng mga bata, sila Timmy, eh pag sila yung lumaki, makita nila, aba, ang ginawa ng mga magulang namin ay hindi biro. Sila ay pinagpitaga ng salita ng Diyos. Di ba napakagandang history nun? Kesa kapag balikan ng history natin, ano nangyari sa inyo nung first generation? Ayun, grabe, nag-win souls kami. Ang dami namin conference na inatinan. Ang daming yumaman sa amin. Lahat kami, may kanya-kanyang mga sasakyan, magandang bahay, mga motor, lahat kami naka-achieve ng mga dreams namin and goals. Pero alam mo ba, yung sa amin, nasira yung buhay dahil doon. Broken family kami. Eventually, may kita mo yung mga cracks sa history. Lalabas at lalabas dahil yung pundasyon hindi si Kristo. Pero as we hold fast to the word of life, ito yung pundasyon natin. Yung papano sa confession natin ay sa ating declaration, tawag dyan, covenanting statement, we say, binanggit natin dito na let me quote, our supreme authority is the Bible alone. Salita lamang ng Diyos ang supreme authority natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. As we continue to uphold this, as we hold fast to our confession of the scriptures, hindi masasayang pinagpaguran natin at pinagpaguran ng mga nauna sa atin. So how? Paano? Paano paraan? Huwag ka magreklamo. Huwag magmurmuring. Kaya natin, simple lang yun. Hindi, bigat nun. Maraming namatay sa desert sa panahon ni Moses because of grumbling and disputing. We must hold fast to the word of life. And number three, we must sacrifice. We must sacrifice ourselves. Sabi po sa verse 17, even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Si Pablo po ay nagsakripisyo para sa Ebanghelyo. At ganoon din na-expect sa atin. Magsakripisyo tayo. Yung sakripisyo, sabi niya dito, he's been poured out and upon the sacrificial offering of your faith. It is faith, through faith. The sacrifices that we're doing right now has been paved by their sacrifices sa mga nauna sa atin. Ganun din, magsasakripisyo tayo. But all in all, lastly, number four, hindi lang tayo nagsasacrifice, but we must rejoice. Sabi sa verse 18, likewise, you also should be glad and rejoice with me. Ano ibig sabihin nito? What should we rejoice for? Ano yung pagsasaya natin? Ano yung pagbubunyi natin? Ang ipagbubunyi po natin ay yung glorya ng Panginoon na nadidisplay. Na habang nakikita si Kristo sa atin, na ipapakita natin pagiging Kristiyano natin, re-rejoice tayo. Hindi tayo talunan, mga kapatid. Mahirap. May mga pagdadaanan tayo ng mga pagsubok sa gaya ng sabi ng mga kapatid natin. Ngayon yung mararanasan talaga, yung totoong buhay. Pero brothers and sisters, this is life. Ito yung totoong buhay. At ito talaga yung mararanasan natin yung glorya ng Panginoon. Hindi pa man tayo glorified, nararanasan natin yung glimpse ng glory ng Panginoon. This is heaven on earth. Itong iglesia. May papakita natin sa mundo kung sino tayo. So in conclusion, the gospel is spectacular. That's what's spectacular. Not us as human beings, not us as members of CCRBC, but it is the gospel. It is the glorious display of God's wrath and love. Kaya siya spectacular kasi it's a glorious display ng galit
puot ng Diyos at ng kanyang pag-ibig. At paano ito pinagsaluhan sa krus ng Kalbaryo? Kung paano ito wanasak ang katawan ni Kristo na pirapiraso para sa atin. It's a spectacular display of His wrath and love. And the challenge for us, brethren, is that may we display in our lives a spectacular gospel and the Christ-likeness that the children of God are expected to display. Ito yung hamon na may pakita natin. Yung pagiging Kristo di Kristo sa buhay natin. Pagiging Kristiyano sa buhay natin. At pagiging iglesia ni Kristo. Hindi yung kulto ha. Kundi yung totoong iglesia ni Kristo na kanyang pinabanal, na kanyang binuhay mula sa mga patay, kanyang pinili, binigyan ng bagong puso, tinanggal ang pusong bato, niligyan ng pusong laman, nilinis, hinugasan, binigyan ng banal na Espiritu ng Diyos at ngayon ay nabubuhay. Bilang isang mananampalataya ngayong hapong ito, evaluate your life. Evaluate your life. Tignan mo kung ito ba'y nagpapakita ng spectacle na pinag-uusapan dahil sa'yo? Or is this a spectacle or spectacular display of God's gospel and love and wrath? Namumuhay ka ba nang naayon sa gospel? Na ipapakita ba nito si Kristo sa buhay mo? Kung hindi, bilang mananampalataya, ito yung payo sa iyo ngayong hapon ito. Go back to the gospel source. Bumalik ka sa Ebanghelyo. Bumalik ka sa salita ng Diyos. Wala kang may papakita kung wala kang nakita. Hindi mo may papa-experience yung hindi mo na-experience. As you experience once again the gospel of Christ, maging totoo to sa buhay mo, then be ready this day to the next. Ito mga susunod na araw, papasok ka sa trabaho mo, sa eskwela, sa pamilya mo, uuwi ka, pakita mo si Kristo. At gawin natin to bilang isang iglesia. Pangatlo, hindi lamang evaluate mo yung buhay mo, hindi ka lang babalik sa ibang ebanghelyo. Ngunit sadyain mo na maging ilaw ka. Be the light as you are in the light. Sabi sa 1 John, walk in the light as you are in the light. Ito, maging ilaw ka din. Ibig sabihin, sinasadya mo. Kung saan madilim, hindi ka sumisiksik doon para magtago, kundi nililiwanagan mo. Para makita nila ang karimlan ay hindi kay Kristo. Ngunit ang kaliwanagan ay kay Kristo na sila'y makakita ng liwanag at ng daan patungo kay Kristo, sa Diyos na si Kristo Jesus lamang. Para sa hindi mananampalataya, kung ikaw hindi mananampalataya, natural, ikaw ay nasa kadiliman. Madilim ang buhay mo. Walang direksyon. Ang hamon sa iyo ngayon ay lumapit ka sa liwanag ng mundo. Come to the light of the world. And Jesus Christ is the light of the world. Kung nakikita mo sa buhay mo ngayon, ang ebanghelyo ay nangungusap, may onting liwanag kang nakikita. Sabi sa mga inaantok, don't follow the light. Ito ang sinasabi ko sa iyo ngayon, follow the light of the word of God. Follow Christ. If there's an opportunity na nagbubukas sa iyo para sundin si Kristo, gawin ang tama, mamuhay na may kabanalan, iayos ang buhay mo kay Kristo Jesus. Grab the opportunity, follow that light, and repent of your sin, believe in the finished work of Christ on the cross. Because He died for your sins. Now live for Him. It is worth it. Namatay si Kristo para sa kasalanan mo, mamuhay ka para sa Kanya, sapagkat ito'y karapat-dapat gawin. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong salita na patuloy nagpapaalala sa amin kung gano'ng kabanal, kung gano'ng kadalisay ang iyong kabanalan, kung gano'ng kami karumi, kung hindi lamang sa iyong biyaya, kami mananatili sa aming mga kasalanan hanggang kamatayan namin ito at kayo mamubulid sa dagat-dagat ng apoy. Ngunit salamat sa iyong biyaya na iyong sinugo ang iyong anak na si Kristo Jesus na namatay para sa aming mga kasalanan, sa aming pananampalataya kay Kristo kami nangaligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong mga katotohanan ito, Panginoon, ay nalalaman namin. Ngunit ang dalangin namin, hindi lang ito manatiling impormasyon, ngunit ito'y mag-transform sa amin so that we be
a spectacle of light of the gospel in this wicked and crooked and darkened generation. May pakita namin na meron kaming Diyos, hindi lang individual, ngunit bilang isang iglesia, bilang isang simbahan, makita kami na tunay nga kami mga alagad ni Kristo. Sa aming pagmamahalan, sa aming pagpapakumbaba, sa aming pag-pursue ng kabanalan, Panginoon. Salamat o Diyos. At sa mga nakarinig dito, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, iligtas nyo rin po sila sa mga hindi pa nanampalataya sa inyo. Grant them grace. Grant them repentance, O Lord. Have mercy on them. We thank you for your grace and your mercy. Ang pangalan mo lamang ang may taas. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Tayo